Hello everyone! Salamat sa patuloy po na pagsusubaybay at pagsuporta ng aking channel. So ngayon po, ang aking lulutuin is radish soup. And then, i-fry ko po rin yung baby fish. Ito po yung pinakamamaliit na fish. Okay? Tara na po, magluto na tayo. Kailangan pong tanggalin yung first layer para matanggal po yung pait niya. Kasi kung minsan meron po yung mapait kasi hindi po natatanggal yung first layer. Yan po. Yung pagkabalat niya po, kailangan pong tanggalin. Yan po. Okay. Pero bago po ang lahat, ayan na po yung tubig. Nagpakulo na po ako. Pinakuluan ko na po. Tapos, lagyan ko na po ng buto-buto. Yan. Ayan po, buto-buto. Pakuluin ko po ito. Pag lumambot na siya, ilagay ko na po yung radish. So, ayan po. Okay. Ayan na po. Hiwain natin ang radish. Inugasan ko na po. Ganito po ang gusto nilang size, kalaki. Ayan. Ano po. Ganyan po siya. Okay. Antayin ko pong lumambot yung buto-buto bago ko ihalo ito. Okay. Ito po is bali 6 na tao ang kakain. Habang inaantay ko po na kumulo yung aking pinakuluan na radish, ito po muna ang aking lalagyan ng asin para prituhin ko na lang po mamaya. Yan. Po. Ito po yung para sa akin kasi ito ang paborito ko. Ito ang nabili ng aking amo para sa akin. Alam niya ang paborito ko. So masarap po siya. Yan. Ito po, kailangan medyo damihan ng asin para lalong mas masarap. Tapos at least 1 hour before nalutuin mo. Lagyan mo po siya ng asin para yung lasa po niya ay papasok po sa loob. Yan po. Okay. Ganyan. Okay. Ganyan po. Mamaya ko na po prituhin ito. Minutes na, kaya ilagay ko na itong bangus. So, lutuin ko rin itong bangus ng 10 minutes. 10 minutes po siya bago okay na ilagay yung sili, kangkong, yan, tapos yung ano po, sinigang. Yan, yan po ang style kong magluto po. Okay. Yan. Okay, okay. Yung pag
pagluluto po ay iba-ibang version. So, ito po ay lutong igorota. Okay. Cover mo muna natin. Antayin natin na kumulo at maluto. Ayan na po. Ang sunod kong ilagay po is sili po. Sili-sili. Pampabangor. Pampasarap. Okay. Ayan. Mamaya po yung kangkong at saka sinigang. Ito po yung sinigang na gamit ko. Ayan. Pagpan muna natin. Okay, ayan. Ilagay ko na po yung kangkong. Okay. Ayaw po nilang overcook. So, half cook lang po siya. Tapos, konti lang. Sorry, ha. Susa mo. Fang, nagatong kuatang? Fang, walang tsuhawa. Tsuhawa. Then, siya yaw, Fang. Okay. Ayan po. Yung kayo lang, chika, may otakay. May okayo. May okayo ba? Ay, yole. Ay, hindi siya. Tapos, ito pa, green onions. Mahilig ang flavor, ang igorota, kaya lagyan ko ng ganito. Mas masarap, mas malasa po. Ano pang ito? Puyong, wofang haula. Wofang si puyong chi. Okay. Tapos, ayan. Ito na po ang sinigang. Uli pong ilalagay ko. Okay. Ito yung amo ko sa tabi ko. Gusto niyang matuto kung paano daw magluto nito. Ito kaya dito siya sa tabi ko. Okay. Finish siya, honey. Quay hao la. Chai u fen zhong. Eh, wait, wait, 那个味道 hai me. Hai me hao. Okay, ganun po siya, pakuluan ko siya na 5 minutes. Excited na yung amo kong kumain. Grabe, pag ganito ang ulam niya, tatabihan ka niya. Kain agad pagluto na. Okay. Hihiwain. Pag malapit na kaming kakain, hihiwain ko na po siya. Okay? Maganda po yung pagkaluto. Perfect po siya. Ayan. Ang sunod ko na naman lututuin is ito. Magprito na po ako ng fish. Kailangan po kasi talagang mainit yung mantika bago ilagay para hindi po siya mag-stick. Non-sticky naman po itong frying pan namin, pero mas maganda pa rin talaga.
Ayan na po yung sabaw na aking niluto kanina. Okay na po siya. Tapos mamaya, pag kumain po kami, ilalagay ko po itong celery. Bagay po ito, radish and celery soup. So, ayan po, luto na po siya. So, mamaya po, kakain na po ang mga amo ko. Po, mag-iyo na tayo. Pwede na pong kumain maya.